Hello guys, welcome to my channel, Weng DIY Shop. Ngayon, gagawa tayo ng compression compression test dito sa Toyota Small Body 16 valve para malaman natin kung ilan PSI yung compression pressure niya sa loob mismo ng combustion. Gagawa, isusulat natin magmula sa 1, 2, 3, 4. Bali itong kakalagay natin yung apat na spark plug. 1, 2, 3, 4. Che-check natin kung ilan yung PSI yung pressure ng each cylinder para alam natin kung kailangan na ba siyang dapat i-overhaul o hindi, o kailan dapat pa siyang i-ring job. So, yan muna guys, tatanggalin ko apat na spark plug, tapos magte-test tayo isa-isa kung ilan yung pressure in each cylinder. Yan muna guys. Spark plug niya, bali kung titignan natin yung spark plug niya, eh parang rich siya, basa. Ayan, gagawa tayo ng compression na test. Rich, basa siya, oh. Walang optimal na sunog na golden brown. Gagawa tayo ng compression test in each cylinder para malaman natin kung ilan yung PSI, kung kailan ba natin siyang i-ring job o hindi. Ito yung ano natin, gagamitin natin compression testing. Itong gagamitin natin. Ayan, para mabilis lang. Okay, bali ganito lang ito, ipapasok na lang natin ganun. Ididiin na lang natin. Oh, sige, ready ka na. Oh, sige, crank. Sige, dire-diretso. Hop! Hop! Nasa 180 cylinder number 1. Cylinder 1. 180 PSI. Yan, oh. Lakas ng compression, no? Oh. 180. Oh, number 2. Huwag mong dire-diretso, no? Oh, sige. Start. Crank. Stop. 175, guys. So 175 cylinder number 2, lalakas ah. Oh, sige, crank. Sige, subok lang. Sige, lulok yung starter nito eh. Sige. Hop. O yan, sige. Hop. 175 PSI. Sige nyo. Number 3, 175. Kailangan pa bang i-ring job ito? Mario set, ang lakas ng... Ayun o, oh, number 3 o. Oh, 175 guys. O, oh, uli. Number 4 ha. Dali lang. O, oh, go! Hop! 175 din. Lalakas. Mas 75 PSI. Lalakas ng compression niya. 1, 2, 3, 4. 180, 175. Ngayon ulitin natin uli guys. O sige, crank.
Hop! Oh, 180 talaga guys, so cylinder number 1. Oh. Oh. Cylinder number 2. Crank. Oh, crank. Hop. Para sa 150 malakas pa rin 'yan. Wag lang below 100. Oh, sige, crank. Hop. Ayan guys, cylinder number 3, 175. Okay, go. Number 4. Hop. Ayan guys, so 175. Bali yung combustion cylinder nito, bali kung akong tatanungin mo, good siya. So hindi kailan dapat i-ring job ito. Maaring magta-top overall lang tayo, pero hindi na natin papalitan yung ring job niya. Ayun, makikita naman ang may-ari ito eh. Lahat naman recorded eh. Ulitin natin yung cylinder number 2. Oh. Sige, crank. Hop. Ayan guys. Oh, sige, off mo na. Bali, ang taas ng ano niya. Nasa standard pa rin siya. Wala siya sa minimum. Ang taas ng compression niya. Taas. Halos lahat nasa 175. Yan lang ang difference niya. Bali 5 PSI. Bali ito. Bali good engine to. Bali good combustion compression siya. At talagang may tama lang talaga nito. Ito lang. Bali, tatap overall na lang yan. Tapos, ito dadalhin sa machine shop. Pagagawa na ng stud dito. Dito sa exhaust kasi. Maluwang yan guys eh. Ayan o. Oh, sumisingaw. So, ngayon, good engine siya. Walang singaw sa barbula niya. At wala rin singaw sa piston ring niya. Ibig sabihin, good siya. So hindi natin kailangan na i-overhaul siya or i-ring siya. Bali, ang gagawin lang natin dito, mag-top overhaul lang naman tayo. Bali, mag-valve seal, tapos oil seal, valve cover gasket, spark plug seal, tapos ipagawa ito sa machine shop. Yun lang guys. Yun lang magiging trabaho niya. Kasi wala naman below, basta't walang below na 100 PSI. Kung isa o dalawa dito below 100 PSI, doon natin kailangan mag-ring job tayo. So far, good siya, good yung piston ring niya. As in good siya. Bali, babaklasin lang natin to dahil dito lang. So sana guys, mayroon kayo natutunan sa video nito. So like and share and subscribe na lang sa video natin. So shout out na lang sa mga subscribers natin. So hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ng ito. This is Sweng DIY Shop. See you next video. Bye bye.